Lalo raw tumindi ang diskriminasyon dinaranas ng mga kababayan nating Muslim matapos sumiklab ang gulo sa Marawi. Ayon sa kanila, hirap daw ngayong mag-apply sa trabaho. May report si Maki Pulido. Halos isang taon nang naghahanap ng trabaho si Rox, pero hindi siya pinapalad. At ang nakikita lang niyang dahilan ay ang sinusuot niyang hijab. Minsan, akala ni Rox, sinuwerte na siya. May isang company po na natanggap po ako. Nakapag-training po ako ng 1 week. After nun, kinausap ako ng admin, pwede ko ba daw tanggalin? Sabi ko hindi po eh, kasi ito na po yung patakaran namin. After hours, sinabi sa akin na hindi daw po ako tanggap. Ako lang po yung hindi natanggap sa group namin. Pero may pagkakataon pa rin daw na kahit di nakasuot ng hijab, nakakaranas pa rin sila ng diskriminasyon. Di naman maaalis sa resume natin na aalisin yung ano kang relihiyon. So nakalagay po Islam. Kapag sinasabi ng Islam, ay terorista kayo. Wala mang batas na nakasentro sa anti-religious discrimination ang karapatan sa pananampalataya protektado sa ilalim ng saligang batas. Ayon kay Assistant Professor Jamel Kayamudin na UP Institute for Islamic Studies, pang-araw-araw na realidad ang diskriminasyon laban sa mga Muslim. I think we need to pass a law to stop this discrimination against any religious sector, not only Muslims. Okay? Para at least where we can promote peaceful coexistence. May mga panukalang batas tungkol sa anti-religious discrimination na nasa Senado at Kamara. Ayon sa mga nakaranas ng diskriminasyon, mas lumala ito nang sumiklab ang gulo sa Marawi. Pero sana naman daw maintindihan na hindi kasalanan ng lahat ang kagagawan ng iilan. Masakit talaga yun kasi parang hindi tuloy Pilipino ang tingin namin sa sarili namin. Parang kunyari lang kami na dito nakatira. Pilipino naman kami. Bakit ganun po? Maki Pulido, GMA News.